leader of pyramid sa Egypt, alam niyo naman na yan, and physician, si physician doctor of King Djoser, or other pronunciation, Djoser. Kung hindi man siya matanong as earliest medical legal expert, maaaring itanong, he was the first person to use clay tablet in trial of murder case. Okay? Bigyan ko kayo ng trivia. Si Imhotep po, guys, I know some of you, nakita nyo na yan sa palabas. No? Sino nakakita sa kanya? Si Imhotep. Si Imhotep po, siya po yung, ano bang other term ng kontrabida? Yun, antagonist. Siya yung antagonist sa ano, sa tawag nito, the mommy, yung kalbo. Ano yung the mommy, guys? The mommy. Ayun si Imhotep, yung kalbo, yung lumalaki mo nga. Yun, siya yun, si Imhotep. Okay, next, si Macho Orpila. Sino naman po si Macho Orpila? Sinabi ko na kanina, the father of modern toxicology. Okay, oh, let's define what is toxicology. For example, di natin alam, gamitin natin ang technique. Logi, it came from the Greek word logos and Latin word logia or logia, which means study. Then toxic, poison. If we combine the two words using the letter O as conjunction, we would get study of poison, its effects, and its antidote. Ayun po yung ibig sabihin ng toxicology. The study of poison, its effects, and antidote. Okay? The father of modern toxicology, si Matthew Orpila. Okay? Wala na pong tanong dito, guys, sa number 2. So, we can proceed sa number 3. So far, so good naman po. Malinaw po yung ating signal. Kasi dito sa amin kasi bundok, guys. Eh. Literal sa bundok talaga sa amin. O, bigyan ko yun ng isang... Kasi antipolo ako. Bigyan ko yun halimbawa. Nung binahad natin yung buong Manila, kami lang hindi binahad antipolo. Okay, klaro naman. Okay. Nag-take note kayo, guys. Nag-take note. And we have limited time. Okay lang naman mag-screenshot kayo. Importante, meron kayong ano dyan. Meron kayong reference sa sagot. Hindi lang yung alam mo lang yung letter. Okay? Dapat alam mo yung sagot. Bakit ayun yung sagot? Okay na mga tol. Ayos, malinaw. Ang importante, mahalaga, no? Okay, next, number 3. Kasi wala naman nag-insist na, sir, wait lang, nakakopy ako. Wala na. I presume, okay na, nakakopy na, then malinaw. Number 3, he published the first book on forensic medicine on 1602. Sino daw po yung pinakaunang tao na pinakaunang author, no? Sino daw yung author ng pinakaunang libro sa forensic medicine na naisulat noong 1602? A. Fortunato Fidel, B. Bartolomeo de Varignana, C. Thomas Jefferson, or D. None of this. Grabing init, lintik, you know? Stingyawang init, eh. Grabe. Sobrang init na ngayon, tapos sobrang hot ko pa. Dali mo taba. Okay, what is the correct answer, guys? What do you think is the correct answer? Answer kayo para makita natin. Grabe talagang init. Walang patawad yung init. Nakatakot. Okay, sabi ni Imahi. Alpha, ni Lovely Miran, Alpha. Okay. Alam nila yung sagot, no? Siyempre, eh. Chaps ang nandito eh. Legal medicine, no? Okay, the correct answer is Fortunato Fidel. Okay, he was the author of the first book on forensic medicine. Take note, ha? Kung kailan yan na-published noong 1602. Okay, sino naman si Bartolomeo de Varignana? He is the first person that conducted the first ever medical legal autopsy. Siya yung pinakaunang tao na nag-conduct ng autopsy. Saan nangyari? Saan naganap? Sa bulog na Italy, kailan? Noong 1302. Okay? And next is, sino naman si Thomas Jefferson? Related pa rin siya, criminalistics. He is the first person that he coined the word polygraph. Yan lang po. Yan lang po yung ating sagot sa number 3. Answer is Fortunato Fidel. Si Bartolomeo Brignana, he conducted the first ever medical legal autopsy. When we say autopsy,
comprehensive study or examination of dead body. Okay? Isang po siya naganap sa Bulog na Italy noong 1302. Then Thomas Jefferson, he coined the word polygraph. Kasi coin, hindi ibig sabihin barya. Kasi sabihin coin, the first use, unang gumamit. Okay? Si Thomas Jefferson. Anyway, ilan ba tayo? Dami, 69, no? Baitaran. Tapos may isa pang pulis. Yeah, may pulis pa. Oh, ah, pulis pa yun. Jail. JL. Di ba? Pagka PNTI, yun, pulis. Pagka JLTI, ano yun? Sa jail. Okay, sir. Kay sir dyan. Kung sino man yung natin dito na frontliner. Salute you, sir. Okay, number four. He was considered as the father of entomology. A. Sanso, B. William Kirby, C. Bernard Greenberg, or Dean of this. Okay, what do you think is the correct answer, guys? Ito sa amin, number 4 dito. Lumabas din sa amin to eh. Hindi ako nagkakamali, number 27 to nung time namin, nung June 2018. Tanong din sa amin to, the father of entomology. Okay, although hindi naman naturo sa amin to, hindi ko to nabasa kung sino siya nung board exam namin. Pero alam ko, kasi ang ginawa ko, in-identify ko lahat yung choices. Ay, ito, hindi ito eh. Hindi rin ito eh. Kaya alam ko si William Kirby. Okay, the answer is si William Kirby. Okay, si William Kirby. He was considered as the father of entomology. Ano yan guys? Ha? Worldwide, pangkalahatan. Eh, pag specific yung tanong, the father of entomology or forensic entomology sa USA, si Bernard Greenberg yan. Sa USA naman yan. Okay, eh sino si Sanso? Bakit siya kasama dito sa legal med? Kasi meron din siyang nambag, no? Ano yung kanyang nambag? Siya yung pinakaunang tao na gumamit ng insekto para malaman yung oras at nature ng kinamatay ng isang tao. No? Meron siyang libro niyan, no? Yung Si Wan Chilu in Chinese, sa English translation, Washing Away of Wrongs. No? Siya pinakaunang tao na gumamit ng insekto. Anyway, anong tawag doon kapag gumagamit ng insekto para malaman yung oras ng kinamatay ng isang tao, di ba? Entomology. Oh, yan po si Sanso. Dapat siya yung tinagurian, eh, no? Dapat siya yung tinagurian father of entomology, no? Kasi siya yung unang gumamit. Pero kasi, hindi siya masyadong nag-focus dyan, eh. Kumbaga, mga ano lang yan, mga part-time lang yan na ano ni Sanso na na-field. Si William Kirby kasi, nag-focus talaga siya sa entomology. Kaya ang tinatagor yung father of entomology si Kirby ni Sanso. Okay? Kasi nung time ni Sanso noon, guys, no? Siyempre, hindi pa ganun kagaling yung mga tao sa investigation. Kahit ngayon naman eh, di ba? Kahit ngayon naman, kung ano ka lang, ordinary people ka lang, then kapag ka ordinaryong tao ka at may nakita kang tao na patay, palutang-lutang sa tubig, what comes first in your mind, guys? Halimbawa, hindi ka criminology, ha? Hindi ka investigator, hindi ka rin doktor. Ano ka lang, mga simpleng martes ka lang, no? Nakita mo yung tao, patay, na palutang-lutang sa tubig. What comes first in your mind? Anong kinamatay ng tao na nasa tubig, palutang-lutang? Anong kinamatay, guys? Kung ikaw, assuming lang, ano ka, ordinary people ka lang, di ba? Kung wala kang alam sa investigation, iisipin mo kaagad is, ay yung tao nalunod diyan. Tama? Nalunod diyan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon na ang taong namatay at natagpuan patay sa tubig ay nalunod. Somehow or perhaps that person was killed in another place and nilagay lang sa tubig to hide the real method of killing. Okay, ayan po yung silbi ng entomology, no. Maaring makatulong insekto. Okay? Question dito sa number 4, wala na po. Para mag-proceed na sa number 5. Ano lang naman to, guys? 120 items lang naman to. Lahat-lahat. Makatanggali tapos na tayo. Okay na po mga tol. Malinaw pa naman signal ko, hindi pa ako naglalaglag. Tensya na kayo ha. Hindi naman sa mabilis ang magsalita. Bulol kasi ako guys eh. Pag binagalan ko, bubulol ako, maikli lang dila ako eh.
maikli lang to pero kaya nito magdala sa langit. Pero ay maikli lang yung dila ko pero kaya kang dalhin sa ikapitong gloria. Seventh glory. Alam niyo yun, guys? Mga bata pa kayo, hindi niya alam yun. Yung dila ko maikli lang pero kaya kang dalhin sa ikapitong langit. Ikapitong gloria. Maya, pag-usapan natin mamaya, ano bang tawag dun sa good bacteria na makikita sa vagina? May good bacteria yan, guys. Yung vagina, meron yun. Palatawa kayo mamaya kung anong pangalan nun. Hindi lang Yakult yung may good bacteria. Anyway, okay na po. Kidding aside, no? Okay na mga tol. Wala na problema. Nakakopy na kayo. Kung screenshot nyo na, malinaw na. Wala nang tanong. Okay, I presume wala na. We'll proceed sa number 5. Mamaya, matatawa kayo guys. Malalaman yung mga sakit-sakit mamaya. Yung pinagnanasaan yung bata, yung maranda, mga ganyan-ganyan. Bakit nagalak yung vagina? Ganyan. Bakit hindi tumatay yung ari? Okay. Next, number 5. Pag-iit lang. Na-illustry ako. The first medical textbook in the Philippines was the ano daw pong titulo ng pinakaunang libro ng medical textbook o pinakaunang medical textbook sa Pilipinas. Anong title? Constituto Clinas Carolina, Manual de Medicina Domestica, Art of War, or none of this? Siyempre, you are all familiar sa Art of War. Kay Sun Tzu pa rin yan, di ba? Yung tinatalakay dyan, yung mga about sa mga tactics sa gera. If you know your enemy and you know yourself, you need not to fear the result of 100 battles, no? Okay? Siyempre, Philippines. Eh. Pag Philippines, siyempre, yung pinakamalapit na word sa Philippines. The answer is, meron ka nang parang, pwede ka mag, meron ka nang intelligent guess, no? Yung, siyempre, malapit na sa Pilipinas na word. Alangan naman na Constituto Criminas Carolina, parang hindi pang Pinoy, no? Parang hindi pang Philippines. Although may domestic kasi, meron manual, no? English. Okay, the answer is, bravo. Manual de Medicina Domestica. Yan, natanong sa amin sa board dyan eh. Pati yung author. Sino yung author nito guys? Dr. Rafael Inard Imas, a chief army physician. It was published on 1858. The first medical textbook was Manual de Medicina Domestica, which includes pertinent instructions in the practice of forensic medicine. Okay, the author is Dr. Rafael Inard Imas. Now, what is Constituto Criminalis Carolina? Take note of this. Kasi sa amin, lumabas din sa board ito eh. Pero hindi ibig sabihin, hindi lumabas, hindi mo nyo naaralin. Lahat aaralin nyo kasi nga, wala tayong idea kung numaring tanong sa board. Wala tayong, I mean, what I mean to say is, hindi natin alam kung anong lalabas sa board. Kung anong lahat. Pero, maaari natin mapredict or maaari natin malaman, mapaghandaan, yung maaaring itanong. Okay, mas marami kang nabasa, mas mataas yung chance mo pumasa or mag-top. Yung Constituto Clinas Carolina po, no? CCC, yung kanyang acronym, Constituto Criminalis Carolina. Again, I will ask an apology to you guys, to all of you. Eh, medyo bulol tayo. The first German criminal, ano po yan? Diyan po naisulat yung pinakaunang libro ng legal medicine worldwide, which was published on 1532. Noon kasi guys, yung pinakaunang libro ng legal medicine, hindi siya libro. Ano lang siya, kumbaga bahagi lang siya ng libro. Anong libro ay yun? Ay yung libro. Constituto Criminalis Carolina. Hindi siya libro ha. Noon, yung pinakaunang libro ng legal medicine, hindi siya separate book. Part lang siya or chapter lang siya ng Constituto Criminalis Carolina, which is considered as the first German criminal law. Okay? Question for number 5. Wala. Gusto ko sanang lumapit kundi lang dahil sa lalaki ay yakap mo. Dalhin mo ako sa iyong palasyo. Napakala tayo, no? Okay na, guys. Wala nang tanong po. Nakakap na copy na to. Anyway, masyadong tanong dito kasi masyadong
technical lang naman to, no? Memorize din, konting pag-unawa din kasi pandemal ito. Pero memorize, will do eh. Kapag ganito yung mga tanungan. Okay na mga tol, okay na kayo? Na-copy nyo na, screenshot, or ano, anything. Whatsoever, kung paano nyo kinopy. Okay, I presume wala. Walang nag-insist or nagtatanong. Number 6. Ito na yung tanong kanina ni Sir. May tanong kanina sa chat nung number 1 pa lang tayo. Ito yung tanong niya. He was considered as the father of legal medicine in the Philippines. Diba may tanong kanina? Sino ba yun? Kumutang ko ang pangalan. Hanapin natin muna. Pinakadulo. Yun. Yun, si Aliligay. Ito na yung tanong mo, Sir Aliligay. Sino ba yung father of legal medicine? Diba, pag ang tanong worldwide, the father of legal or forensic medicine, si Paulo Zacchias. Worldwide yun pang kalahatan, buong mundo. Pero kapag ka-specific yung tanong sa board exam, sa Pilipinas, sino? Okay? May sagot. May sagot. Bravo. May nagbravo. Hindi siya sigurado na. Pero may bravo din iba. Okay, but most of the answer is Alpha. Okay, sagot ng iba. The correct answer is Alpha, not si Pedro P. Solis. So, tanong nyo, sir, bakit siya tinaguri ang Father of Legal Medicine? Bakit siya tinaguri ang Father of Legal Medicine sa Pilipinas? Kasi yung kanyang mga study, mga pag-aaral, nakagawa siya ng libro, yung kanyang libro ginagamit mostly sa lahat ng pagtuturo ng profession or kurso ng legal medicine sa buong Pilipinas, yung kanyang libro, yung pinaginagamit na reference. In fact, yung mga paliwanag ko dito mamaya about sa mga wounds, sa types of death, rigor mortis, pati yung sa pregnancy and sexual deviation, sexual disorder, sa kanya ko kinuha yung mga paliwanag. Pati yung, what I mean is yung description. O yung description nun. Sa kanya nang galing. No? Kay Pedro Solis, yung kanyang libro, yung ginagamit na reference sa pagtuturo ng legal medicine sa buong Pilipinas. Mostly. Okay, karamihan. Doktor, doktor, nurse, criminology yan. Yung ginagamit. Libro ni Dr. Pedro P. Solis. And alam ko naman na pamilyar din kayo kay Solis, isa rin siya sa founder ng ano, the first criminology school of the Philippines. Tatlo yan sila eh, no? Si Solis, dating NBI director, si Bibat, then si Felix Angelo. Silang tatlo yung founder ng kauna-unahang criminology school of the Philippines. Siyempre, nandiyan ang galing si idol natin, si Poging-Poging, si Sir Pare, Sir Chaps. Yan, yan ang galing yan, no? PCCR. Dati, yan, Plaridel Education Institution, 1954. Then, rename. As of now, yan yung pangalan, Philippine College of Criminology, or its acronym, PCCR, noong 1977. Okay, sino naman po si Gregorio T. Lantin tsaka Enrique de los Santos? Si Gregorio T. Lantin, he was the first director or chief of Division of Investigation. Dati, yung NBI po dati, tinatawag na DI or Division of Investigation. At yung first director niyan, si Gregorio T. Lantin, which was established by Commonwealth Act No. 181. Okay? Then si Enrique de los Santos, he was the first director or chief of Bureau of Investigation, which was established by Republic Act 157. Question, sir, anong batas po nag-create ng NBI? Ito. Executive Order 94. Okay. Ayan na po yan, yung ating explanation for number 6. Okay. So far, so good naman yung signal ko, guys. Yung paliwanag natin. Malinaw pa naman, hindi masyadong mabilis.